Hey guys, Julius here. Welcome to my channel. Today, ituturo ko sa inyo kung paano tayo makakapag-create or makakagawa ng ating electronics or digital signature sa ating MS Office. So alam naman natin yun guys, puro digital na po tayo or online. So yung iba, humingi po ng ating mga signature. Paano nga ba tayo makakagawa na ito? Guys, tapusin niyo po itong video para matuto kayo. Ito po yung pinaka-simplest way. Without said, let's begin. So guys, napakadali lang naman gumawa ng digital or electronic signature sa ating MS Word. Okay? So gagawin lang natin guys, type lang po natin yung Word, mag-open tayo, at i-hit natin yung Enter. Then, mag-create tayo ng blank document. Okay, so sabihin natin guys, ito po yung ating application form or any form pa man yan, resume or request form. Tapos syempre, mag-create tayo ng name natin dito. Okay, sabihin natin applicant ako guys. Okay, applicant. Ayan. Tapos, shade natin. Lagay natin sa center dahil sample lang naman po. At lakihan po natin para makita. 24. Tapos, ito. Gawin natin bold. Tapos, shade natin silang lahat. Right click natin. Pumunta tayo sa paragraph. Tapos, dito po. Don't add space between paragraph and line spacing is single. And i-hit natin yung OK. So kung mapapansin nyo, lumit po yung kanyang space dito. Okay? Click natin dito, ignore all. Tapos guys, ilagay natin sa baba. Okay? Mostly naman guys, nasa left or right side yung mga yan. So dahil sample lang po, nilagay ko sa baba or sa gitna. Ayan. Sabihin nga guys, may mga ano kayo dito, mga paragraph na ilagay or yung about, ano po ba, references, ganun kung sakaling resume. Okay, so dito tayo maglalagay ngayon guys ng ating signature. Paano nga ba? Okay, so kumuha kayo ng malinis na bond paper or clear na white paper po. Ayan, so gayahin nyo po yung nasa video, nasa screen nyo, at mag-sign po kayo dun guys ng sample or mga signature nyo. Sa akin guys, sample lang naman po, name ko lang yung nilagay ko. Okay, then after that, i-take nyo po ng picture or picturean nyo at i-save nyo sa inyong PC or laptop. Katulad nito guys. Okay? Ayan. So dito ko po yung lagay guys yung sa akin. Dalawa pa po yan. So magse-select ako sa kanila. So para may mga option kayo, damihan nyo na lang po. Ayan. Then, bumalik tayo ng ating MS Word. Tapos dito guys, pumunta naman tayo ng insert. Katabi ng home, insert, draw, sa gitna niya. So, insert. Tapos, pumunta tayo ng picture. Ayan. So, i-attach na natin or browse natin yung ating bond paper na may kasamang signature. Nasa desktop po sa akin. Tapos, ayan. Whitey content. Kasi ginawan na po natin siya ng content. Ayan. So, make electronic signature. Ayan po siya. Click natin yung selected na paper. Tapos, insert po natin. Okay. So, ito guys. Pwede po natin i-crop. Right click lang po natin, crop natin dito, tapos drag natin dito guys, ayan, okay, yung nasa taas po ang iseselect ko. Okay, so pwede nyo rin pong i-click yung control at tapat dito para mas madali po, ayan, so kung hindi pa po maayos, okay. Tapos guys, pwede nyo na po siyang i-enter pag nakita nyo okay na po yung anggulo niya. Ayan. So, hit natin enter. So, ang next naman na gagawin natin is i-right-click natin siya. Pumunta tayo ng wrap text. Tapos guys, i-select natin si behind text. Okay. So, bakit si behind text? Kasi guys, si behind text, ina-allow tayong i-drag po yung ating mga image or pictures kung saan pong part or area ng bond paper na to. Okay? Katulad nito guys. Okay, so, ayan. Pwede na po natin siyang i-drag kung saan pong location. Okay, dahil sa, syempre, mostly sa taas po yung ating signature, then pwede na rin po natin siyang liitan. Okay. So, pag nakita nyo okay na guys, paano naman natin tatanggalin yung background po niya? Sir, madumi po, parang mas dark po yung color dito. Okay, napakadali lang guys. I-double click po natin yung ating image or picture. Ito guys ha, double click po natin. Mapupunta po tayo sa format.
Okay, dito naman po sa format, meron tayo dito sa may upper left side, meron tayong makikitang color. Ito na po guys yung pinakasikreto. Okay, so click natin yung color, meron tayong makikitang color, saturation, color tone, and recolor. Dito po tayo ngayon sa recolor. Select po natin si black and white 50%. Kung mapapansin nyo, pag click natin dyan, or nilagay po natin yung cursor natin dyan, ayan po, lumilinis po siya. Yung background niya, nawala. Okay? So, select po natin si black and white color. Okay? Ayan po. Pwede na rin po natin itabi using arrow keys up and down, right and left. Okay? Ayan guys. Tapos, click tayo sa applicant. Ayan. Nakagawa na po tayo ng ating electronics and digital na signature. Pwede na po natin ipasa yung mga application, letter, or i-attach natin sa ating email, i-send na po natin sa kanila. Kasi ang hirap guys eh, mostly hinahanap nila yan eh. So, kailangan ng signature. So, paano tayo makakapag-create? Ito na po guys, yung pinaka-simplest or pinaka-madaling paraan para makapag-create kayo ng digital at electronic signature. So, I hope guys, nagustuhan niyo po at meron kayong natutunan. Make sure guys, na-hit mo na po yung like, share na rin po natin yung video para makatulong sa iba. And of course, kung bago kayo sa channel ko, do me a favor, click mo na po yung subscribe, pati na rin po yung bell para ma-notify ka kung may mga bago tayong video upload katulad nito. As always, thank you for watching. God bless, stay safe, and I will see you in the next one.